Yun, hello mga paps, mga bay. Share ko lang tong 150Q ko. Kakalabas lang ng kasa dito sa video na to. Bale, pre-recorded lang to. Nagbo-voice over lang ako. So, yan. So, unang labas niya. Halos, ano, pinapull tank pa agad. Halos parang 12 liters na yung capacity niya. Siguro mga 11.50, gano'n? 11.50, basta halos 12 liters na. Kasi may libreng gasolina naman sa kasa. Tapos ayun, medyo matagtag yung shock niya. Kasi dito sa amin, sa Apalit, tsaka Bulacan, ay mga dinadaan ako, daming lubak. Pero overall, pag napag-gasolinahan mo na siya, kasi medyo bibigat na lang yung motor para magkakapling na yung, ano, yung shock niya. And then, ano, ito yung mga issues niya. Lalo na din sa mga mga nasisira ng sensor, tapos sa ano, sa mags naman, kumaya ko na discuss yung sensor. Ito sa mags niya, version 2 na, so tatlo na yung spline niya, so wala akong issue doon. Kahit malubak-lubak ako, matibay siya. Tapos dun sa sensor, kakalabas lang niya, tapos pauwi pa lang ako, nalubak ako, nasira agad. So yun, nag-file ako ng warranty. Papalitan naman daw nila. Kaso yung lumang sensor, kukunin nila. Sabi naman ng iba, kaya nasisira daw yung sensor kasi napapasukan ng tubig sa pag-washing or pag nauulanan. Pero sa case ko, hindi naman ganun eh. Nalubak lang ako. Tapos ayun, hanggang parang napansin ko, nagkukurap-kurap na yung panel. Kaya pinadisconnect ko na kagad. Na tips ko lang yun kasi ano, may mga 150Q FI users tayo dito na ano, sinasabi na pag nagaganon na kailangan na talaga ma-disconnect kasi baka masira pa yung panel kasi nga nagpukurap-kurap na, which is ginawa ko naman kagad. So far overall ano, satisfied ako sa ano niya, sa driving style niya, napakasarap gamitin. Tapos ano, yung arangkada niya, grabe ang lakas. Pero medyo pag mga ano, ahon, medyo mahina siya. Pero hindi naman ganun kahina, tolerable naman. Pag ano lang yung mga top speed mo, lakas niya, ramdam mo talaga yung 28mm curve kasi ito eh. Kaya malakas siya. Pero ano, sa gas consumption naman, okay naman siya. Hindi siya matakaw sa gas. Parang naglalaro siyang ano, 30, 35, mga ganun. Or 40, pag long ride ka, matipid talaga siya. Pero ano, kung siyempre kung naghahanap ka ng matipid, huwag ka sa carb, mag-FI ka. Pero ako, pinili ko kasi yung carb. Ano, kasi para less maintenance, tsaka yung parts madali lang hanapin pag may nasira. So yun, abangan nyo pa yung mga ibang upload natin para dito sa 150Q kasi i-upgrade ko to. Lagyan ko pa ng ano, mga ibang aftermarket parts. Pero ano, sa kasi dahil voice over lang to, nalagyan ko na siya ngayon, so ibablog ko na lang yung ibang mga nalagay ko sa ngayon. So yun, salamat. Panoorin nyo na lang ako paano ako mag-drive dito sa Bulacan, which is napakalubak. So talagang hindi na ako magtataka pag ano, kaya siguro nasira yung sensor ko kasi ano, nahila siya siguro. Maganda dito mag-upgrade ka ng shocks talaga eh. Pero ngayon, nakapag-upgrade na ako sa set ng shocks na Motaro. I-upload ko na lang yung vlog ko dun para makita niyo yung mga ginawa ko at dapat ano, palitan. Bali, ano yung nilagay ko na shock. Ano, inverted kasi kung ano, kapagaya sa pang NMAX na nasa taas yung baso, eh, para mag-fit siya, tatabas ka sa bearings kasi ano siya, tatama. Which is parang gagasgas yung baso sa bearing, so hindi talaga na ano, tabasan. So yun, so far ano, yung sa stock shock or at saka yung Motaro na inverted shock na nilagay ko, so far ano, satisfied ako sa play niya. Tignan na lang natin kung gaano katibay yun. Sana huwag tumagas agad. Eh, kasi pag stuck talagang matibay yan, ayun nga lang, matagtag. So, yun.
Ayan, wala na akong sasabihin pa. Subscribe na lang kayo kung gusto niyo pa makita yung mga iba kong uploads dito sa 150Q natin. Bali, pangalawang motor star na motor ko na to. Yung una kong motor is 150CL. Ayun, madami na akong upgrades dun eh. Kaso hindi ko lang na-vlogs. Eh, kung gusto niyo makita siguro, ano, comment na lang kayo para i-vlog ko din siya. So, salamat.